Guys, ano ba ang mas maganda, magtabi muna or uunahin ang bills? So, para sa akin na, mas uunahin natin ang bayaran natin ang ating mga sarili. Ano yan? Kasi kapag uunahin mo yung bills, parang nagtatrabaho ka lamang para sa inyong bills. Para meron ka lang pambayad ng utang, pambayad ng mga kuryente, pambayad ng internet at iba pa. So, mas maganda munang unahin mong magtabi para sa inyong sarili. May challenge po kasi yan guys kapag uunahin natin ang ating sarili. Of course, yung matitira, yun na ang ating ipampabayad sa ating mga bills or ipanggagastos sa ating mga pangangailangan until na sasakod po ulit tayo or magkakaroon po tayo ng iba pang income. So, ang challenge dito kasi guys is kailangan mong mag side hustle or tumingin pa ng iba't ibang mga pagkakakitaan para kahit sabihin natin yung income natin ay yun po ang ipambabayad natin sa ating mga bills at yung kikitain natin sa ating side hustles or yung nakita nating pagkakakitaan ay yan na po ang pwede nating itabi para sa ating mga pangarap or para po sa ating retirement or para po sa ating sarili. Nakailang panood ka naman na ng mga saving tips or ipon tips, pero hanggang ngayon wala pa rin naiipon. Andyan na lahat-lahat ng ating mga resources na pwedeng makapag-motivate sa atin, na pwedeng makapagturo sa atin kung paano tayo makaipon, makapag-budget, pero bakit hanggang ngayon wala ka pa rin naiipon? So guys, unahin mo din ang inyong sarili. Palakasin mo ang sarili mo, pagalingin mo ang sarili mo, so that kapag may dumating na opportunity, ready ka na. Kukunin mo na lang. Yun po ay ayon kay Nicole Ferrer. So huwag nating hayaan guys na ang ating kinikita ay mapupunta lang sa ating pinagkakautangan or mga bayarin sa buhay. Kapag ganyan kasi ang iaalaw natin sa ating finances, hindi ka pwedeng magpahinga, hindi ka pwedeng mag-retire, hindi ka pwedeng magkasakit. Paano na kapag magkasakit ka? Saan kayo kukuha ng inyong mga pagkain or pambili ng mga pangangailangan? Sa mga pamilyado na alam naman natin na mas marami pong bayarin ang nag-aabang po sa inyo. And of course, yung mga tuition fee ng inyong mga anak, yung mga allowance po nila, pangkain nila, mga iba't ibang pwedeng pagkabudgetan or pupuntahan ng ating mga kinikita. Though, ganito po yun ang nangyayari in reality po talaga. Kapag hindi naman tayo magbabayad ng ating mga bills, syempre problema yan. Pero mas lalong problema po kapag wala tayong inipon or tinabing pera. Kung noon guys, nasubukan mo nang hindi nagtatabi at ngayon nakita mo yung resulta, yung resultang wala namang pinagbago sa ating finances. Why not baliktarin mo naman ngayon, magtabi ka muna and then tignan mo yung resulta nito. Kaya unahin mo na lang muna ang inyong sarili. Eto lang din kasi kapag nag-iipon tayo, huwag mong ikumpara ang inyong sarili sa ibang tao. Huwag niyong ikumpara yung ipon ng ibang tao sa inyong ipon or yung finances ng ibang tao sa inyong finances kasi magkakaiba po tayo ng financial goals. And kasi the more you compare yourself to others, the more na hindi ka po talaga makakaipon dyan guys. I swear. Pero ang tanong guys, okay lang ba na unahin mo ang inyong sarili kaysa sa inyong mga bills? Then, nasa sa inyo na po yan kasi magkakaiba po tayo talaga ng financial goals. So, yan lang po ang ating video for today. Sana po nakatulong. Once again, this is Ibing at Grace saying, sharing is caring. Bye! See you!